What's up mga tol, mga kabakal? Yo! Yun, kung bago lang kayo sa channel ko, subscribe na kayo. Subscribe! O kaya baka click ko rin yung bell button. Baka naman. Ah, ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng thread. Thread, gamit ang... Manual muna tayo, basic lang muna tayo. May dalawang klase kasi ng pag-thread. Yung isa manual, yung isa ginagamitan ng machine o ng lathe machine. Yung manual, ito yung hand tap. Yan, hand tap. At die. Meron din tayong die para naman sa mga tubo. Mamaya, meron din tayong video. Kasali dito yun. Pero yung sa torno, yung lathe machine, sa susunod na video ko na gagawin yun sa pag-thread. Magsa-set up tayo at mag-thread. Yun! Paano mag-thread? Kailangan, sanay ka muna bumasa o magsukat. Gamit na ang vernier caliper. Sukatin mo yung tornilyo at yung butas. Example, kunyari lang ha, ito tornilyo, to tornilyo. Ngayon yung tornilyo mo walang papasukan, kaya kailangan mong gumawa ng papasukan ng tornilyo mo. Yun, ang diameter ng tornilyo mo ay yung outside diameter nasa 10 mm. Sabi natin 10 mm, kaya kailangan mong gumawa ng papasukan ng 10 mm mo na tornilyo. Meron tong, yung tornilyo mo, dapat alamin mo yung pitch. Ano ba yung pitch? Yung pitch ay yung distansya ng bawat thread mo. Masusukat mo yung pitch mo gamit ang pitch gauge at vernier caliper. Ngayon yung 10 mm minus pitch. Yung pitch mo, example, 1.25. Hindi, yung kailangan mo na barena, drill bit na yung gagamitin ay 8.75. Eh yung magiging butas para magamit mo ngayon yung hand tap. Kabaliktaran naman din to nung pag-die. Pag-die naman, kailangan yung shafting mo na gagamitin o yung round bar ay 10 mm yung outside diameter. Doon mo na magagamit yung die natin. Yun, bago ka mag-umpisa ng trabaho, kailangan safety mo na. Kaya kailangan mo na salamin para kung yung mapuwig ka man, hindi ka mapuwig. Okay, tara na, let's go! Maingay sa workshop namin, kaya ikikwento ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinaggagawa ko. Maingay, di ba? Ito ang ating mga pan-thread. Ito ang thread para sa pipe, para sa outside diameter. Ito naman para sa mga inside, kagaya sa nut. Ito ang ating hand tap. At ito naman ang die para sa ating mga shafting o mga round bar, pang outside diameter. At ito ang ating lathe machine para sa malalaking materyales. Pwede rin naman sa maliit. Umpisahan natin sa ratchet pipe threading. Meron tong cambio. Hilahin lang natin pataas, tapos lipat, ikot.
yung pipe na tetrade natin, binawasan ko na yan sa torno para hindi ako masyadong mahirapan mag-trade. Kabit mo lang tubo. Yung handle niya. Papunta sa kanan yung thread natin. Pag medyo mahirap na ipihit, ilipat natin sa kabila para yung mga chips, yung mga metal chips, lumabas, matanggal. At para hindi masira yung mga ngipin ng ating die. Tapos lagyan mo ng langis para mas madulas, mas maganda. Ganun lang, paulit-ulit lang. Hanggang sa mabuo mo na yung thread mo. Medyo mababaw pa yan, kaya tuloy mo na lang kung gusto mo. Next naman natin yung round bar na lalagyan natin ng thread. Ang gagawin nating tornilyo. Binawasan ko na rin to sa torno. Ang gamit natin na die ay M12 by 1.5. Kaya yung shafting dapat natin ang diameter, outside diameter, 12 mm. Medyo dinidiinan ko siya kasi medyo luma na rin yung die natin dyan. Sulit na. Ikot-ikot mo lang hanggang sa kumain. Pero kung bago yung die mo, madali lang yan. Ganun lang din, medyo ibalik-balik lang natin para yung chips matanggal, metal chips. Ang gagawin naman natin ngayon, yung papasukan ng tornilyo natin. Lagyan muna natin siya ng center punch para di mahirap butasin. Ang drill bit na ating gagamitin ay 10.5. Kasi ang pitch natin, 1.5. Outside diameter na 12 mm minus pitch na 1.5. Kaya ang drill bit natin, 10.5. May minus lang. Pero may iba pang formula yun. Pero kung gusto mo mapadali, minus mo na lang. Diba? Ito na ang ating hand tap, ang primera o yung tapered. Ganun lang din ulit. Medyo may konting diin para kumagat yung ipin.
Pero kung bago talaga yung gamit mo, madali lang yun. Pero hinasa na rin natin yun. Pwede naman siyang hasaan. Mahirap lang yung hasain yung die. Ayun, mahirap hasain yun. Tsaka di na yata na hasain. Ganun lang ulit. Ibalik-balik mo lang para yung chips matanggal. Para hindi mahirapan yung ngipin. At para hindi mabungi. At saka para hindi ka rin mahirapan. Yon, at doon nagtatapos ang ating video. Salamat, amigos.